Andito na naman ang Teacher Bell Channel upang kayo ay handugan ng isang kwento. Huwag kalimutang i-subscribe, i-like, at i-share ang aking channel. Ako'y isang batang babae na nasa ikalimang baitang na halos hindi na makasama ang aking mga magulang. Si Mami kasi isang guro ang profesyon. Sa malayo nagtuturo, madilim pa'y umaalis na sa aming tahanan. Maswerte na kung siya'y nasa bahay bago dumilim ang kalangitan. Si Daddy naman nagtatrabaho sa gitnang silangan sa paggawaan ng gamot. Alam kong pareho silang nanghihirapan. Bigot pawis ang puhunan para lamang makaipon at may maibigay sa aking magandang kinabukasan. Ngunit hindi lang sila ang nagtitiis na kami magkakalayo. Siyempre, ako din. Si Mami ang kasama ko sa pagtulog. Nire-review ako pag may test at pag walang pasok sa paaralan. Ngunit pag kailangan umatend sa meeting, wala si Mami kasi may conflict sa schedule. Kahit sa aking panaginip, naaalala ko ang mga salitang binibitawan ng aking mga magulang pag ihahatid na namin si Daddy. Ingat kayo lagi, mamimiss kayo. Sabay sagot ng ikaw din, mag-iingat lagi. Yung vitamins mo, inumin mo. Mamimiss ka namin. Love you. Biglang pahid ng luha sa mata ni Mami. Pinakamalungkot na sandali dahil magkakahiwaiwalay na naman kami. Pag umalis si Daddy, maraming pangyayari na hindi namin siya kasama. Halimbawa na lang ay Pasko. Pasko na nakikita kong buo ang pamilya ng iba at masayang magkakasama. Inggit ako sa kaklase ko dahil magpo-post sa FB ng picture nilang kompleto sila. Kompletong masayang masaya. Daraan din ang aking kaarawan na akala ko darating si Daddy. Ngunit hindi pala. Kahit araw-araw ko siyang kausap, naka-video chat, iba pa rin kung andito siya. Sana naging mayaman na lang kami para hindi na kailangan umalis si Daddy. Para magkakasama na kami. Chak, tuwang-tuwa si Mami. Kahit mahirap ang sitwasyon, aking ginagawang sukli ay ang pag-aaral ng mabuti para ako ay kanilang maipagmalaki. Naway nagustuhan ninyo ang aking kwento. Huwag kalimutang isubscribe ang aking channel. Salamat!